jos tajui tumaua. Saating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara at ang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga ngayon at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadarapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mong sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin niyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng mga trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang taggutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang bansa, kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Si Jose, bilang gobernador ng Ehipto, ang nagbili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila'y yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Tatlong araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi niyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala na ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid.
Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano. Sumang-ayon ng lahat. Pagkatapos, ang wika nila sa isa't isa. Nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben. Nagsusumamo ako sa inyong wag saktan ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interprete upang humarap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamamatay. Kahit magtaggutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kaniyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kaniyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano,
Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang ating ebanghelyo ay nahahati sa dalawang parte. Una, ang kaniyang pagtawag. Pangalawa, ang kaniyang pagsusugo. So, tinawag ang 12 upang maging kaniyang katulong. Maging katulong ng ating Poong Jesus Nazareno na ipahayag ang mabuting balita at bigyan ng kapangyarihang kung ano ang maaaring gawin ng isang alagad na sumusunod sa kaniya. Narinig natin ang mga pangalan ng mga unang alagad o apostoles ng ating Poong Jesus Nazareno. At sa mga pangalang iyan ay mayroong mahalagang misyon na ipinataw sa kanilang balikat. Misyong ipagpatuloy, misyong ibahagi, at misyong isabuhay ang mabuting balita. Pagkatapos niyang piliin, sila naman ay kaniyang sinugo upang ipangaral, humayo, at sabihin sa nakikinig na mga bayan ng Israel na malapit na maghari ang Diyos. Sa isang tingin, parang isang ordinaryong pagtawag lamang. Sa isang pakikinig, parabang parte na ito ng Ebanghelyo na may tinawag ang ating Poong Jesus Nazareno na 12 upang magbahagi kung ano ang kaniyang misyon. Pero hindi ito ganun kasimple sapagkat alam natin na ang mga taong tinawag na ito ay tinawag niya hindi dahil sa kanilang galing, kung hindi dahil sa grasya at biyaya ng Diyos. Nakita rin natin sa kanilang buhay kung papaano sila tawagin ng Poon na tinatawag sila o tinawag sila sa iba't ibang okasyon, sa iba't ibang pagkakataon at iba't ibang karanasan. Nangangahulugang tinawag sila nung sila ay may buhay pa upang magkaroon ng panibagong buhay ng pagsunod sa kaniya. Siguro po kung inyong matatandaan, ang misa ay pwedeng gawing Latin. Kaya po doon sa katapusan ng misa, sinasabi doon na ite misa est. Go, the mass has ended. Humayo kayo, tapos na ang misa. Ito yung kaniyang literal na kahulugan. Pero sa likod ng pagbabasbas na yan, ite misa es, sa likod ng pabasbas na yan, pagkatapos ninyong matanggap ang biyaya at pag-ibig ng Diyos, kayo naman ay sinusugo na ibahagi ito sa iba. Ang pagtawag ng 12 ay pagtawag din sa atin araw-araw na tayo ay nakikibahagi sa misyon ni Jesus at araw-araw na tayo ay nagsisimba, tayo rin ay isinusugo upang ibahagi naman ang ating narinig at ang ating naranasan. Ito ang kagandahan ng pagtawag. Tinawag ka ngayong araw na ito
upang humarap sa ating Poong Jesus Nazareno. At kung anumang inspirasyon ang iyong natanggap, at kung anumang biyaya ang inyong nakamit, kaparehong inspirasyon, kaparehong biyaya ang iyong dadalhin, sapagkat ngayong araw, tinawag ka at isinugo ka ng Diyos. Hindi ko lang po alam, kasi sa aking karanasan, every time na ako ay tititig sa larawan ng Poong Jesus Nazareno, parang palagi siyang may sinasabi sa akin. Every time na ako ay tataas ang kamay at tititig sa kaniya, parang laging mayroong inspirasyon. Nung unang pagkatitig ko sa kaniya, ang dumating na inspirasyon sa akin, kaya mo pa ba? Ako nga, tingnan mo, kinaya ko para sa'yo. Sa araw na ito, tingnan po ninyo ang inspirasyong ibinibigay sa inyo, sapagkat punong-puno ng biyaya, punong-puno ng grasya at pagpapala, ang kamti ng kaniyang banal na katawan sa pamamagitan ng banal na Eukaristiya, at tanggapin ito upang sa pagsugo sa akin meron akong lakas at kapangyarihan na katulad ng kaniyang ibinigay sa kaniyang mga alagad. Tayo po ay muling tumingin, tumitig at tanggapin ang Poong Jesus Nazareno upang sa araw na ito ng pagsusugo sa akin, ako ay magiging kasangkapan ng kaniyang biyaya at ng kaniyang pag-ibig. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Yaong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesucristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod, manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang ating mahal na Yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo, manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang katagang. Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Nawa'y dalhin ang
insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at na mga banal na kapiling mong lagi ang iyong pagginiw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaisaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawak niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundin naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inihaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilohod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na patuloy na tumatawag sa atin upang ipamalita ang mabuting balita. Ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harap ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pinagpapahinga sa mga
tapat sa pangakong ako'y sasama niya sa tuwid na landas. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastula. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladana nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarang hati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
kaluwalhati kanang